Kumusta mga ka-Big Boss? Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mo namang kakalimutang i-unlike yung video, huwag mong isusubscribe ang ating channel, at huwag mo ring i-hit yung notification bell para hindi ka maging updated sa mga video na i-upload ko. At for today's video, ay another Filipino lesson na naman yung pag-uusapan natin ngayon. At ang topic natin ngayon ay ang apat na kayarian ng salita. Kaya tara, simulan na natin. Kayarian ng salita. Ang unang kayarian ng salita ay ang tinatawag na payak. Ano nga ba ang payak? Ang payak ay binubuo ng salitang ugat lamang. Walang anumang panlapi o hindi inuulit ang anumang panting ng salita, kundi salitang ugat lamang ang payak. Halimbawa, saya, lungkot, tuwa, kain, dumi. Halimbawa ng isang pangusap. Sobrang lungkot pala kapag iniwan ka ng taong akala mo siya na. Ang pangalawang kayarian ng salita ay tinatawag naman na ito na may lapi. Ito ay binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi. Mayroon tayong limang paraan ng paglalapi ng salita. Ang unang paraan ay ang tinatawag na inuunlapian. Ang panlapi ay makikita natin o ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, paglikha, kasabay, masaya. At ang mga ginamit na panlapi na ikinabit sa unahan ay ang panlaping ka, panlaping pag, at panlaping ma. Ang pangalawa naman na paraan ng paglalapi ay ang tinatawag na ginigit-lapian. Ang panlapi ay isinisingit o kinakabit at matatagpuan natin sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, tumugon, winalis, sumahod. At ang panlapi na ginamit dito ay ang panlaping at panlaping in. Ang pangatlong paraan ng paglalapi ay tinatawag naman ito na hullapi. Ang panlapi ay makikita natin na kinakabit sa huling bahagi ng salita. Halimbawa, unahin, linisan, walisin, tabihan. At ang panlaping ginamit dito ay hin, an, at han. At ang pang-apat naman na paraan ng paglalapi ay tinatawag na kabilaan. Ang panlapi ay makikita natin sa una at huling bahagi ng salita. Halimbawa, pag-isipan, pag-usapan, kalipunan. At ang panlaping ginamit dito ay panlaping pag, an, at ang panlaping ka. Ang laguhan ay para rin itong lalaki. May asawa na, may kabit pa. It's a prank. Ang panglimang paraan ng paglalapi ay ang tinatawag naman na laguhan. Ang panlapi ay matatagpuan natin sa unahan, sa gitna, at sa dulo ng salita. Halimbawa, pagsumikapan, magdinuguan. At ang panlaping ginamit dito ay panlaping pag, at an. At sa kabila naman, panlaping mag, in, at an. Ang paraan ng paglalapi na ito ay tulad ulit ng isang lalaki. May asawa na, may kabit pa, may jowa pang bata.
is a prank again. At ang pangatlong kayarian ng salita ay ang tinatawag na inuulit. Ang inuulit ay kabuuan o isa higit pang pantig sa dakong unahan ay inuulit. At meron tayong dalawang uri ng inuulit. Ito yung tinatawag na pag-uulit na ganap at ang pag-uulit na parsyal. Pag-uulit na ganap. Inuulit ang buong salita. Halimbawa, sabi-sabi, sama-sama, araw-araw, kang nasasaktan kasi paulit-ulit ka rin bumabalik. Ang pangalawa naman ay ang pag-uulit na parsyal. Ang una o bahagi lamang ng pantig ng salita ang inuulit. Halimbawa, balibaliktad, aangat, tatakbo. Ang pang-apat na kayaran ng salita ay tinatawag na tambalan. Binubuo ng dalawang salitang pinagsama para makabuo ng isa lamang na salita. At meron tayong dalawang uri ng tambalan. Ang unang uri ng tambalan ay yung tambalang nananatili ang kahulugan. Halimbawa, dalaga at bukid. Dalagang bukid. Ang ibig sabihin ng dalagang bukid ay isang dalagang nakatira sa bukid o taga-bukid. Isa pang halimbawa, balik tapos bayan. Balik bayan. Ito yung umalis sa kanilang bayan, pumunta sa ibang lugar, nagtrabaho o anuman yung kanyang ginawa, tapos bumalik sa kanilang bayan. Balik bayan. At ang pangalawa naman na tambalan, ito yung tambalang nawala na ang orihinal na kahulugan ng salita. Halimbawa, tainga tapos kawali. Taingang kawali. Nang ibig sabihin ay taong nagbibingi-bingihan. Siya pang halimbawa, bahag at hari. Bahag-hari. Nang ibig sabihin ay ito ay isang arko na may iba't ibang kulay sa himpapawid. At yun lang ang munting kaalaman na ibinahagi natin ngayong araw. At naway meron ka sanang natutunan. At kung wala man at hindi mo nagustuhan tong video na ito, lagi kong sinasabi ay huwag na huwag mong kakalimutang i-unlike yung video. Huwag mong isusubscribe ang ating channel. Huwag mo ring i-hit yung notification bell para hindi ka maging updated sa mga video na i-upload ko. At muli, ito si Boss LJ ang nagsasabing okay lang manghabol ng mga bagay na kaalaman na hindi mo pa natututunan kaysa manghabol sa jowa mong bigla ka na lang niyang iniwan. Tandaan mo yan. God bless. Shoutout kay Beng Ashby, kay Boss Jackie, subscribe na rin kayo sa kanyang channel at sa ating mga solid na ka-big boss na laging sumusuporta sa ating channel. Maraming maraming salamat mga ka-big boss.